nakakagigil po, may ambag po ako sa motor niya, tinulungan ko po siya makakuha ng motor. Tapos ibang bata po yung hinahatid niya sa eskwela. Naghahanap po eh po siya, ibang bata po yung nakikinabang. Pinagpalit niya po kami sa kapitbahay po nila na may anak din po sa iba. Galing daw po ng school sila nung kanyang anak at nakita nga po yung tatay na nakasakay sa motor. Yan po si SK Kagawa German Mendiola. Sumasama po yung bata at dun sa tatay niya. Ngunit ayaw po ni ma'am na ipasama at dun po sila nagkaroon ng sakitan. Okay. Sumasama po yung bata. Makikita din po dyan yung bata. Sumasakay na po sa motor ng kanyang tatay. Okay. Ay, kawawa yung bata. Hinatak. Kinuha po ni ma'am ulit yung bata. Si ma'am, pinapalo po. Sinampal niyo po yung partner po ninyo. Bumaba po ng motor. At doon na nga po nag-init si SK Kagawad. Ayan, sinampal po kayo. Pero nauna si ma'am. Tinadyakan niyo pa ma'am yung motor. Okay. Kawawa yung bata. Yung bata po ayaw, yung bata ayaw na sumama kay Ma'am Jian at gusto po sana talaga sa kanyang tatay. Oo. Yung bata ang biktima rito para sa akin. Ma'am Jian, magandang hapon. Magandang hapon po. Naawa po ako dun sa bata. Sorry ma'am, hindi ako naawa sa inyong dalawa ng mister mo. Doon po ako naawa sa bata. Yung bata gusto nang sumakay, gusto nang umuwi. Tuloy, she was caught doon sa crossfire, sa pag-away niyo dalawa. Pati siya nasaktan ata din doon. Bakit ma'am? Ano yung pinag-awayan niyo ni mister? Yung June 28 po kasi, pinahiram ko po yung dalawang bata kasi aalis po ako. Tapos po, yung baby po, pinauwi ko po ng gabi kasi breastfeeding po. Nakiusap po ako na doon muna po si yung anak ko pong pangalawa sa kanya kasi nga po maaga po yung pasok kinabukasan. Tapos nakiusap na rin po ako na kinabukasan po may general practice po ng moving up. Sabi ko po, siya na maghatid sa school tapos ako na po bahala ang umattend po sa moving up po. Tapos, hiwalay na po kayo? Apo, hiwalay na po okay. Kami. Tapos po nung, ano na nga po, June 29 po, pagdating ko po sa school, nandun na po sila. Tapos sabi ko po sa kanya, umalis na po siya. Kasi nga po, yung bata, pag nakikita po siya, sasama po talaga sa kanya. Ayoko pong idalin doon yung bata kasi pag nandun po yung bata, hindi po nila pinapakausap sa akin yung anak ko. Ah, so meron po kayong kasunduan? Apo. Na palitan nga po. Apo. Ng visitation rights siya meron. Bakit ganun? Bakit mas gusto ng bata siya? Nagsama po kasi kami ng halos 6 na taon. Makadaddy po talaga yung bata. Dalawa po yung anak niyo doon, ano? Apo, dalawa po. Yung isa? 11 months po. Pero may nakita ko isang bata, bit yung buko sa kinabang. Ano po, pamangkin ko po yun. Okay. So yung bata, papa's girl. Apo. Ayun. So nagkakaroon kayo ng diskusyon doon sa motor. Kaya ko naman po nahampas yung motor niya kasi po sinabi ko po ihatid niya na po kami dahil nga po yung bata para po manahimik na. Sinaktan ko po talaga yung motor niya kasi nakakagigil po, may ambag po ako sa motor niya, tinulungan ko po siya makakuha ng motor. Tapos ibang bata po yung hinahatid niya sa eskwela, naghahanap po eh po siya, ibang bata po yung nakikinabang. Pinagpalit niya po kami sa kapitbahay po nila na may anak din po sa iba. Ah, okay, okay. Meron siyang ibang kinakasama ngayon at may anak po yung kanyang kinakasama, yun ang hinahatid sundo niya. Opo. Pero yung anak po mismo ninyo... Opo, nakiusap din po ako sa kanya dati na para po makasama namin pareho yung bata. Is ano po, sa akin po, tapos siya po yung maghahatid sundo sa bata sa school. Kung ayaw niya po magsustento kasi nag-resign po ako. Dahil hindi po siya nagsusustento? Hindi po, dahil po sa kagagawan niya. Okay, kung hindi siya nagsusustento, eh may problema siya sa batas. Nagpabawsi po ako nung January po. Tapos, ano pong sabi sa bawsi? Ano po, kasunduan po namin. Ano, 1K per week po, pero sa isang bata lang po yung kasi po, newborn po, nahihirapan po ako pag nasa akin po yung dalawang bata. Dalawa pong anak niyo, ma'am. Apo, kaya ginawa so, po. So dapat 2K a week? Hindi po, ganito nga po. 1K po, pero doon lang po yung sa maliit po. 1K a week, bali. Apo, tas 4,000, okay. Eh, nagsusumbong po yung bata na... inuutos-utusan daw po siya nung kinakasama nung ex ko po.
ano po, sa fourth floor po yung bahay nila. Dalawa po yung anak ng babae. 13 po yata, tsaka 11. Siya po inuutusan bumili ng kung ano-ano po, baba-baba. Tapos sabi po ng anak ko, nakakapagod daw po. Kasi daw ayaw sumunod ng dalawang anak niya. Kaya po nagagalit ako, ayaw ko pong ipasama dun yung anak ko. Parang Cinderella, inaapi-api yung... Hindi naman po siguro. Bata. Na, kasi ng mga ano, yung stepsister niya. Tsaka... Iba po yung work ng babae po. Kaya po ayaw kong ma-influensyahan po yung anak ko. Actually, hindi nga niyang kaano-ano yun dahil hindi naman anak talaga pala ng asawa niyo. Anak ng babae. Opo. Tapos po, isang beses pa po, nagsumbong pa po yung bata. Magkakatabi, nakikita po ng bata yung pinagagawa nila. Magkakatabi daw po sila sa higaan. Bigla daw pong pagkagising niya, kumalabog daw po, nahulog daw po yung dalawa. Tapos sabi ko, ano pong, anong ginawa nila? Ano sila, nandun sila, bigla silang bumagsak, tapos nagyakapan sila, nakatalukbong sila ng kumot. Nakikita po ng bata yung ginagawa po nila. Sino po yung kanyang bagong karelasyon? Si Ria Kunanan po. Okay. Hindi niya kasama sa trabaho? Hindi po, kapitbahay po nila, tropa niya po dati po. Binibrainwash po nila yung bata, sinabihan daw po siya na yung anak ko pong panganay, anak po ng babae niya, tapos inampun ko lang daw po. Tapos sinasabihan niya po yung bata, baliw daw po ako, kaya yung bata po... Tingin sa akin, baliw po ako. Nabibrainwash po. Opo, nabibrainwash po yung anak ko. Which is very wrong. Ginugulo niya yung isipan ng bata. Actually po, yung nag-iwalay po kami. Opo. Kasabot po yung biyanan ko. Sinabihan niya po yung babae, galitin daw po ako lalo. Para daw po, manahimik daw po ako. Yusek Felicito Balmusina, Barangay Affairs, DLG. Magandang hapon po, Yusek. Yes, sir. Good afternoon, Senator Boss. Yusek, kailangan po ng tulong namin dito dahil isa pong SK Kagawad isinusumbong sa amin. Pero I need you to investigate po sana, Yusek, para malaman talaga kung ano yung totoo. Sino po may problema talaga. Kasi involved po rito ang isang SK Kagawad. So sasamaan po namin dyan sa inyong tanggapan, Yusek, at kung anong dapat gawin dito kay Kagawad kung talagang siya may kasalanan, pakitulungan na naman po ito pong si Ma'am Jayan. Sige po, bukas ng umaga, alas 9, papuntahin dito sa office ko. At para makuha natin yung statement at yung complaint niya, para mapa-imbestigahan po natin na bukas din na post. Opo, Yusek. Ma'am Jayan, meron po kayong kasulatan sa barangay o kung saan man, sa PAW, na yung palitan ng kustudiya ng bata? Wala po. A verbal lang to? Sa ano po, sa Bausi po. Meron kayo? Kasulatan? Meron po, kaso po na ipasa ko po sa mental po. Nagpapa-psychotherapy po kasi ako. Nagpapa-psycho kayo, okay. Opo. Pwede natin hiramin yun din. Apo. Sa NC, wala po kasi sa National din. Center for Mental Health. Apo. Sa Mandaluyong. Apo. Pwede din natin hiramin yun. Kasi kung ano naka-specify doon, nakalagay ba doon kung anong araw para sa iyo at anong araw para sa kanya? Wala po. Yung sa child support lang po. Ah, child support. Magbibigay po siya ng 1K per week po. Yung last niya po yata, sige. April. Kakailanganin po yun ni Yusek Balmusina. So sabihin niyo po sa amin kung kanino po nabigay, pupunta tayo doon sa NCMH, kunin namin yun para yun representa karagdagang ebidensya. Ano po? Pero para sa ngalan ng patas na pamamaya, kausapin po natin si SK Kagawad Jerwin Mendiola habang nakikinig po si Yusek Balmusina. Kagawad, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Kagawad, andito po si Jayan Kitay. Kilala okay. Niyo po siya. Pwedeng pakikwento sa amin, Kagawad, anong nangyari po doon sa ano motor na yung, pati yung anak niyo po na nadamay doon sa pag-aaway niyo at nakitang-kita nung bata. Kawawa naman yung anak niyo. Yun nga, sir. Sir, ganito po kasi. Bali, umatin po ako nung practice ng moving up po nung anak ko. Opo. Nung ano, hindi ko naman po kukunin yung bata. Ang sabi ko lang po sa kanya, magpapaalam lang po ako na maayos. Para sa susunod, mahiram ko po ulit siya. Okay. Tapos ang nangyari po, bigla po siya nagalit. Sir, pinagpapalo po yung motor ko nung tumbler na hawak niya. Ang ginawa ko, inaagaw ko lang po yung tumbler para wala na siya maipamalo. Opo, opo. Ngayon sir, nung naagaw ko yung tumbler nung paalis na ako sa motor, bigla siya nakipagagawan sa motor, sir. Ngayon, yung nahila niya yung motor, natumba, nadaganan po yung anak ko. Tama po, nakita naman po sa video yon na natumba po yung motor ninyo. Pero meron po raw kayong kasulatan na kayo po yung magsusuporta sa bata, certain amount, at hindi po nasusunod. Bakit hindi po nasusunod yung tamang suporta, SK, sir? Sir, bali yung napag-usapan naman namin, sir, sa Bausi, nasusunod naman po siya, sir, eh. Ang nangyari lang po kasi sir, nawalan po ako ng trabaho, sinabihan ko naman po siya agad na hindi ako makakapagbigay kasi wala po akong trabaho. Wala ba kayong sweldo bilang SK Kagawad? Bali sir, nung ano, wala po, nitong taon wala pa po kami natatanggap sir eh. Wala pa? Isang buong taon wala kayong natatanggap? Yung simula last year po sir, nakakuha kami noon, January, February lang, then yung March hanggang December nung last year, wala pa po. Yusek? Opo. Dalawang buwan lang doon natanggap niyang sweldo. Pwede ba yun na ilang buwan na sila hindi sumasweldo sa SK? Pwede rin po natin malaman nyo
kung yun ay totoo, pwede po natin ang punong barangay, tatanungin natin bakit ganon. At saka makikita naman po natin yung pondo po kasi niya ang galing sa IRA at yan po monthly ang pasok niyan sa mga barangay. Mm-hmm. Kaya nagtataka tayo bakit ganon. So may problema po siguro yan. Kaya alamin po natin pati ang problema na yan. Kagawad. Sir, ngayong year lang kasi yan na ano eh. Upad. Kagawad, tutulong po si Yusek dito para alamin kung bakit hindi pa kayo nagsisweldo. Kung kayo po'y nakakatangkap ng taong sweldo, baka tama rin pagsusuporta mo. Yun lang po yun. Kaya iniusisa ko po yung sweldo. Nag-joyride po siya, sir. Oh, nag-joyride ka pala. Dapat, meron kang kita sa joyride, nagbibigay ka. At saka isa pa kagawad, ba't mo pinatulan, misis mo? Di ba? Sana. Ano lang, yung nano lang po ako sa bata. Hindi po. Bago pa po matumba yung motor, sinampal niya na po ako 2 beses. Oh, ikaw palang nauna kagawad. Hindi po ako nauna, sir. Hindi ko po siya masasaktan kung wala po siyang ginawa, sir. Okay, sige. Imbestiga na lang po muna yung tungkol po doon sa yung si Yusek. And then tungkol po doon sa suporta, tutulong po yung DILG. Maging po yung ano, Women's and Children's Desk ng PNP at saka ng barangay, tutulong din po. Ma'am, ganun na lamang po. Pupunta tayo kay, ano, kay Yusek Balmusina sa Barangay Affairs sa DILG. Doon po tayo magpapaimbestiga. Okay po. Okay? Tutulong po kami. Salamat po, Yusek. Darating po kami dyan, Yusek. Sir. Yes, sir. Bukas po at nakikinig po yung mga tao ko, si Ferdy Brindia, siya po ang in charge. At tututukan po namin ito para ma-action ng kagad sa lalong madaling panahon. Thank you po, Yusek. Mabuhay po kay Yusek, sir. Thank you po. Thank you. Yes, sir. Salamat din po. Marami po salamat. Ito si Yusek. Na-meet ko na ito in person. He's very good. He used to be a barangay chairman. Bagay na bagay sa kanya yung kanyang posisyon. Barangay kasi holistic. Galing siya dyan. Opo. Mm-mm. And he did very good nung siya ay barangay chairman. Napaganda niya yung kanyang barangay. Kaya bagay sa kanyang posisyon niya, si Yusek Felicito Balmusino, and he's a workaholic. Kagawad, SK, magpapaimbestiga na lang po kami sa DILG. Kung kayo po'y pinatawag ng DILG, mag-cooperate na lang po kayo. Ano, Kagawad, sir? Salamat. At for the meantime, Kagawad, meron ka palang kita galing sa pag-joyride, baka pwedeng magpadala ka ng suporta naman habang iniimbestigan po ng DLG yung kaso ninyo. Kagawad. Pag nagbibigay naman po ako, sir, pag meron po ako eh. Kaya lang wala po talaga. Hindi rin po kasi ako araw-araw nakakabiyahe sa joyride, sir. Oh, sige po, sige po. Doon na lang, ma'am, kay Yusek Balmusina, ha? Kagawad, thank you. May trabaho kayo, ma'am? Wala po, nag-resign po ako kasi breastfeeding po yung anak ko tapos ayaw niya po mag-alaga ng bata kasi po nung panahon po na yun, ano po siya, busy po siya sa babae niya po. Sige po, punta ako kay Claudette, tingnan natin kung ano pwede maitulong namin. Mama, salamat po, ma'am, magandang hapon. Thank you po. Sige.